kung talagang malaking interest sila sa nag-interest sila sa pera ni Bibi. Sige. Kasi may juice naman din eh. Mali pala ang paghinala ko na kasi nag-ano din ako sa iyo eh. Mm-hmm. So, pasensya ka na, sira. Pasensya ka na. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share ng ating panawagan kanina patungkol kay Ati na siya po ay nanay po ni Baby Pangga. Si Baby Pangga po ang isa sa mga bata na natulungan noon natin nung nandoon pa tayo sa isang radio station na pinagtrabahuan natin, mga kapobre. Yang bata na yan ay mayroon pong bukol yan, no? Noong time na yon at nanawagan ng mga tulong. Sa ngalan na nandoon tayo sa istasyon ng radyo na yon, yung Energy FM Kalibo, kailangan sumunod ako sa anuman ang gusto ng management, no? Yan pong natirang pera na donasyon ng mga tao para kay Baby Pangga ay hinold po yan ng Energy FM Kalibo. Nakausap na ho natin ang babae kanina, si Nanay. Binalikan niya daw yan sa Energy FM para kunin ang pera na para sa kanilang anak. Ayaw raw i-release ng Energy FM Kalibo. Ang pera po na nandiyan ngayon sa Energy FM Kalibo na para sa anak kay Baby Pangga ay 34,220 pesos. Ang sabi noon ng istasyon sa akin, Archie, wag mong i-release yan. Huwag mong i-release yan, i-hold yan, itulong sa iba. Okay, para kay Baby Pangga po yon, may kapobre sana. Kaya ngayon, hinahamon ko kayo, Energy FM Kalibo. I-release po ninyo yan, nakita ko na po, matagal ko hinanap yan, si nanay na yan. Pinanawagan ko, hinanap ko ng sikreto, pero hindi ko talaga matagpuan. Kanina po, pinost ko na po. At ngayon, nalaman ko kung saan ang location ni nanay. Kung hindi man po ibigay ng Energy FM Kalibo ang 34,220 pesos, kanina pa po ako tumatawag sa himpilan nila. Yan po, ako na po dito sa channel namin ang magbigay niyan. Para sa bata yan. Para sa bata po yan, mga kapobre. Ibigay po namin yan. Yung sweldo mismo namin, ibigay namin yan. Ay, ito na nga. Ikaw nga, Ate Marci. Kumusta kayo? Huwag na kayong umiyak, oo. Iyahan mo lang yung mga nangyari talaga. Masakit yung mga nangyari sa inyo eh. Kumusta na kayo? Ito ganun pa rin. Sige, doon na lang tayo mag-usap siguro. Ha? Tara, dito muna tayo. Mga ano mo yun, yung kasama mo? Yung may bata, yun ang nagtulong sa akin nung nasa hospital kami na malubhan ang kalagayan ni Baby. Magandang araw po sa inyong lahat at kasama po natin ngayon si Ate Margie Tapiri. Siya po yung nanay ng isang bata na lumapit noon sa station na nawagan dahil mayroong bukol po yung bata. At marami po ang tumulong noon. Tapos nadala rin sa ospital yung bata. Kasama rin po ako noon, pumunta sa ospital. Alam rin ni nanay kung gaano rin ako nagsikap talaga na matulungan sila. Kahit ako, natulog ako doon sa mismong receiving area ng isang ospital. Sinamahan ko sila doon. Yung mga pera na binigay ng mga sponsor noon, yung iba na ibigay din sa kanila sa medication ng bata. Pero nung huli, mayroon po doon na mga 34,000 pesos na natira, pinahold po ng istasyon hanggang namatay po yung bata. Hindi po nila ni-release dito kay nanay yung pera. So hanggang ngayon nandoon po ang pera. Nanay, ano po ang nangyari po? Nung last na check-up ni Baby, pumunta po kami sa Energy. Wala na po doon? Hindi kita nakita doon. Pero opo, hindi ko alam kung nandoon ka pa ba o wala na. Opo. Tapos, ang naalala ko lang na binigay nilang pera sa amin, 5,000. Mm-hmm. Tapos, bali, ang pagpunta mo doon, kukunin mo na sana yung mga... Hindi, hihingi lang kami ng pang CT scan kay Bibi. Oo. Uh-huh.
binigyan nila kami ng 5,000, tapos sabi ko sa asawa ko, baka kulangin tayo. Di, pumunta lang kami doon sa Iloilo. Nung pagpunta namin sa Iloilo, kinuhaan namin ng pamasahe. Mm-hmm. Eh, magkano yung pamasahe doon sa Iloilo? Tapos kinuhaan pa namin ng pagkain. Uh-huh. Tapos, nung time na yun, walang gatas si Bibi. Uh-huh. Binilhan ko rin ng gatas si Bibi. Uh-huh. So, ang pera, nasa mga 3,000 na lang mahigit. Oh, natira. Oo. Tapos pinatsika namin si Bibi doon. Nung time na yun, hindi rin namin na pasitiskan dahil hindi schedule. Mm-hmm. Tapos tinuro kami doon sa Kalibo. Uh-huh. So pumunta kami doon sa, bumalik kami doon sa Tumbukon na uh-huh. ano mag, na para ipasitiskan si Bibi. Uh-huh. So ang pera ko lang. So bumalik kami doon sa ano, sa Energy. Uh-huh. Tapos yung asawa ko umuwi para may panggastos lang kami. Tapos doon ako natulog sa kay ano, alam niyo ni Ate Divina. Mm-hmm. Tapos kinabukasan, sinamahan ako ni Ate Divina, pinapaano namin si Inday, pinapasitiskan. So kulang ang pera. Nanghingi kami doon sa kanila. So ang binigay lang, dinagdagan nila ng 10,000. Uh-huh. Tapos sabay pa nila sinabi sa amin na hindi namin makukuha ang pera. Dahil daw yung pera na daw yun na yung tulong na kay Bibi, itulong daw nila sa ibang bata na nangailangan ng tulong. Tapos isip-isip ko, eh bakit na itulong nila sa ibang bata na nangailangan si Bibi? Eh nangangailangan din si Bibi, hindi pa tapos yung problema ni Bibi. Kaya ulaman din akong lakas loob na makipag-usap sa kanila kasi nasa gulong-gulo pa yung isip ko, tapos laki pa ng problema ko hanggang hindi namin na sitiskan si Bibi, hanggang umuwi na lang kami dito sa Aklan. Sinamahan ako ni Ate Divina, hinatid niya ako, tapos mga ilang buwan kalipas, siguro mga 3 linggo, ayun si Bibi na admit na namin sa Tumbukon. Tapos siguro yung asawa ko, tumawag yun doon sa Energy. Ang sagot lang, hey, dapat dinala nyo doon sa Iloilo kasi nandoon daw ang mga doktor ni Bibi. Uh-huh. Dito naman sa Tumbukon, parang pinabayaan lang si Bibi sa Tumbukon. Inantay lang nila kung kailan si Bibi mapatay. Wala naman silang action. Gusto ko sana si Bibi dalhin sa Iloilo. Wala naman kaming pera. Kasi kahit 5, wala kaming dalang pera. Eh, yung babae na yun na kasama ko ngayon, siya ang gumawa ng paraan na para may panggastos kami sa Tumbukon Hospital hanggang nabawian ng buhay si Bibi. Nung nabawian ng buhay si Bibi po ninyo, binalikan niyo po yung Energy FM? Hindi na namin binalikan kasi hindi ko na binalikan kasi ang sabi kasi nila, hindi na daw namin makukuha ang pera kasi itutulong daw nila sa ibang bata na nangangailangan ng tulong. Sino ang huling nakausap doon? Kasi parang basta nandoon yung pinakahid, tapos parang may mapayat na parang astig-astigon. Uh-huh. Para basta hindi ko na sila masyadong maalala. Ako hindi mo ako nakita noon. Hindi, wala ka doon. Kaya hinahanap din kita nung time na yon, pero wala ka doon. Pero yung pera na binigay nila sa amin ay hindi nga namin nakaharap kami sa ano. Parang kusa lang binigay nila na walang kamera. Oho. Wala na. Kumbaga, 2,000 lang po ang binigay sa inyo. Oh, yung last na binigay nila sa amin. Pero yung pera na yan, hindi ko na yun kailangan. Kasi nung time na yun, binaon ko na yun sa limot. Kasi si Sinday, wala na si Sinday. Ang gusto ko lang sana na... Kaya nga nahiya din ako sa mga taong tumutulong kay Bibi at kay Sir Bernardo. Kasi yun ang pinakamalaking na itulong niya sa amin. Tapos, yung kay Sir Glenn, direct naman sa inyo binigay yun, di ba? Oo. Oh. Direct talaga siya. Tapos ano, wala naman ding nangyayari. Ganun pa rin, napatay pa rin si Bibi. Tapos yung babae na tumulong doon sa antiki na pinakaninang ni Bibi, hindi na namin sinabi sa kanya ang totoo kasi sabi ng kapatid niya, huwag mo nang sabihin kay ate,
Ate Marge, kasi baka daw sugurin nila ang Energy FM kasi ano nga yun, sabi nga ni yung tumulong kay Bibi, ano daw nangyari, nasaan daw ang pera na galing sa mga tao, bakit daw na napatay ang si Bibi, wala na kaming ano. Dumating ba sa isip ninyo na baka yung pera ay nasa kay Archie Hilario? Yung parang, hindi naman, pero masama talaga ang loob ko sa Energy FM. Gusto ko nga sana i-post, kaso lang sabi ng asawa ko, wag na, ipapasaduce na lang natin. Kasi ang sama-sama talaga ng loob ko. Tapos kapag napanood ko yung mga ano nyo na, ang dami nyong tinutulungan. Napapaiyak lang ako, sabi ko, mabuti pa yung iba ka natulungan ng mayat. Pero yung anak ko, lagi, ang sakit-sakit. Daw mabaliw-baliw ako. Hindi ko matanggap-tanggap ng pagkamatay ng anak ko. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin. Yung problema kasi na hinold nila yung pera mo. Kahit yung namatay na yung bata, hinold talaga yung pera mo, hindi nila binigay. Okay laman sana sa akin kung tapos na sana ang problema ni Bibi, nabuhay lang si Bibi. Kung may kung magkano man ang sobra doon, kahit hindi na nila ibibigay sa akin, basta yung Bibi ko ligtas na sana. Wala. Tapos nandun kami sa tumbukon, kahit piso, wala agad kami kapirampira. So, yung desisyon ng station noon, mga Kapops, nandoon kasi ako. Ako ang isa sa mga news anchor kasama si Kuya Romel Dislati, nandiyan rin si Judel Rintillo noong time na yan, at ako at mga reporter natin, at isa rin ako sa mga reporter. Talagang isa kami sa nanawagan. So ako, wala akong magawa. Siyempre, ordinaryong broadcaster lang ako, at saka yung management ay may sariling desisyon. So yung pera na para sa kay Baby Pangga, pinahold nila yon, no? At nandoon yung pera ngayon sa kanila hanggang ngayon. Ang pera na yan ay nanandoon nanay. Ano yan? Ito, 34,220 pesos pa ang pera ninyo sa station po. Pero ngayon, wala na ako sa station. Matagal na ako nag-resign. 2019 pa ako. Kayo, nakikita mo naman na mga operation tulong ko. Uh-huh. Then, nakikita ninyo yun sa... Hindi na yan connected sa Energy FM. Yung ngayong mga nagatulong ako. Napapanood mo ba ako sa YouTube? Minsan, kaso lang hindi ko ginatuloy kasi sama-sama ng loob. Kasi iniisip mo, nasa Energy FM pa rin ako. Eh, wala ako sa Energy FM. At ngayon, pinaglalaban ko yung naging sitwasyon nyo na dapat yung donation na para sa isang tao ay ibigay talaga ni Energy FM. Kumbaga, Energy FM Kalibo. So, may gusto po ba kayong sabihin sa o ipanawagan sa station po? Sa akin kasi pinapasadyos ko na sa kasi sa kanila, sa yung mga ginagawa nila na mali eh. So yung pera po na dapat sa inyo po yun, ibibigay talaga dapat nila. Hindi mo na sila hahabulin po doon? Ayaan mo na sila. Hindi mo na pag... Hindi ko na hahabulin sila. Pinapasa Diyos ko na yun, matagal ko na yun nilibing sa limo. Mm-hmm. At saka alam mo na yun nung time saka, na yun. At pera lang din yan. Kung talagang malaking interes sila, nag-interes sila sa pera ni Bibi, sige. Kasi may juice naman din eh. At saka sana konsensyahin din sila sa mga ginagawa nila. Sana hindi na nila uulitin. Hindi na nila uulitin pa sana. Sa ibang tao. Kung gusto nilang tumulong sa tao, dapat ituloy-tuloy na nila. At saka, kung magkano ang binigay, dapat ibigay talaga. Oo. At saka nung time na yan, yung panalangin ko talaga, sabi ko nga, kung may pera lang ako, ako na ang magbibigay sa inyo. Nung time na yun na nanghingi kayo ng tulong. Alam naman ninyo yung time na yan, Tena,
Diba? Alam ninyo, na doon ako sa ospital. Uh-oh. Alam mo kung saan ako natulog, diba? Oo. Alam mo yan. Alam ko yun. Yung mga sitwasyon na yan na kahit ultimo allowance, walang binigay sa akin yung estasyon. Nung si Sir Glenn pa ang nagbigay niyan, mga kapops, sa akin ang allowance. Nung nandun ako sa, nung si Bibi na sa Tumbukol, nagadasal ako na sana mapansin man kami dito sa Energy FM kasi alam naman ng Diyos na may pira pa si Bibi doon. Uh-huh. Sana makita nila, mapansin kami na nandito kami, nandito si Bibi sa hospital. Uh-huh. Pero wala, isang linggo kami doon sa hospital hanggang namatay si Inday. Tapos, nung pagkamatay ni Bibi, wala agit kaming kapira-pira. Alam mo ba kung anong kabaong na, wala kaming pambiling kabaong. Ang ginawa lang namin ng kabaong ni Bibi, pinagawaan lang namin sa company namin. Yung kabaong ni Bibi, pinagawaan lang namin. Wala kaming kapira-pira. Wala pang si Bibi, hindi pa namin napagawa ng lapida. So yun ang mga nangyari pala. So nailibing, hanggang sa nailibing ang bata, hindi talaga, wala talagang... Wala kasi, wala din kami trabaho, wala din trabaho yung asawa ko. Sobrang hirap namin noon. Tapos naghiwalay rin kayo ni mister mo po? Uh-uh. Hiwalay pa kami. Tapos, lalo na yun. Kalahating taon na rin ako na wala pa akong trabaho mula nung nadiskrasya ako. Ito yung sugat ko. Nahulog ako sa company namin. 7th floor. Bumagsak ako sa 6th floor. Diyos ko. Tapos hindi pa ako binayaran ng company. Hanggang ngayon? Pinapasa Diyos ko lang din. Baka ganito lang. Baka ganito talaga. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko. Bakit pinarasahan ako ng ganito? Nanay, hindi po yan parusa ng Diyos sa inyo. Aksidente po yan. Tapos, ayun, nahinto ko yung pag-support ako sa mga anak ko. Kasi yung asawa ko, kapag hinihingian mo ng pera, wala siyang pera. Ngayon, nagsisikap ako na makakita ng trabaho para may pangtustos ako sa mga anak ko. Mm-hmm. Hanggang naghiwalay kayo pala. So sana po sa Energy FM, yung nairipit natin na pera dyan sa inyo, ibigay na po ninyo dito. Nakikiusap tayo sa Energy FM Kalibo. Pinost kita kahapon dahil matagal na kitang hinahanap mula nung mawala ako doon sa station. Kasi alam mo, Te, napakalaki ang station na binabangga ko ngayon. No? Yung pagsiwalat ko nang nangyari sa pera ninyo, maaring ako ang hinila. No? Alam mo na yan. No? Kanina, bago po ito yung bago po tayo mag-interview, yung dati pong admin na at marketing head, na interview ko na rin po kung anong mga nangyari. In case may mangyari sa akin, lalabas natin, sila nang bahala, ilalabas na yung mga video na yan kung ano ang nangyari dyan sa pera na yan. Kasi malaking issue ito ngayon na yung pera na para sa baby ay hanggang ngayon nakahold pa rin sa station, at tayo na ikipag-usap tayo sa kanila na kung maari ibigay sa kanila kahit wala na si baby pangga, kahit patay na, yung 34,000 kung pwede ibigay sa kanila. Pero hanggang ngayon hindi talaga sila nagre-reply sa atin, at saka hindi rin sila nakikipag-usap sa atin, no, yung station ng Energy FM. Nasabi ko noon, Te, kapag may, siguro kung sobra-sobra lang ang mga blessing ko noon, talagang nung time na yun ako na magbigay sa inyo. Pero natun, wa man ako kwarta. 3/5 lang ang sweldo noong mga time na yun. Grabe din ang paghihirap mo noon. Tapos dyan sa pag-release ng pera sa kanila, dyan ako nahirapan sa pag-release ng pera. Kasi may kumukontrol sa'yo, no? Na i-hold. So ang nangyari, binigay ko doon sa kanila lahat yung pera. Kung i-hold ng station, bahala sila.
hindi ko nasagutin. Kasi mahirap kapag ka nasa isang station ka na ganyan nga na kukontrolin ka. Hanggang nag-resign na po ako. Matagal na po akong wala doon. 2 years na po ako nagbablog. Nag-focus na lang rin kami sa pagtulong sa mga tao. Nakikita ko yung mga vlog. Pero hindi mo pinapanood dahil naghihinakit ka rin sa akin. Kala mo na sa energy pa rin ako. Kala ko sa energy pa rin ikaw. Kaya hindi ko ginapanood yung mga hindi ko ginapanood yung mga video. Kasi doon nasasaktan din bala ako. Iniisip ko. Kasi ako yung frontliner nila na nakita niyo noon. Ako yung palaging nakausap ninyo. Ako yung palaging nandiyan nung time na yon. So ang iniisip mo na sa akin yung mga pera. Naisip ko talaga, nasabi ko talaga sa sarili ko na kunwari lang itong mga energy FM ay tumutulong, pero pero kapag may pera naman ay ginahold naman nila. Mali pala ang paghinala ko na kasi nag-ano din ako sa iyo eh. So, pasensya ka na, sira. Naghinala ka rin sa akin. Oo, naghinala din ako sa iyo. Pasensya ka na, sira. Sabi ko nga eh, siguro